Hi, hello po sa mga Aquarius. Kumusta po kayo? Mga ate, mga dude, ito po kayo September 2024 Divine Messages. Maaring ang mensahe na ito ay mula po sa inyo po mga ancestors, sa mga mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na, guardian angels, guardian spirits, divine beings na nakaalala at nakaprotekta po sa inyo palagi. Lalo-lalo na po mensahe mula po sa Divine Universe, kay Mother Gaia, kay Mother Earth. So maraming salamat po mga ate, mga dude. Aquarius, ito pong mensahe. Banishment, meron pong hex. Sa mga Aquarius, alala po, no? Take what resonates, leave what doesn't. Mga ate, mga dude, huwag niyo pong ipilit. Huwag niyo pong ipilit, mga ate, mga dude, kung wala po kayong connection, no? Energetically sa mga mensahe po dito. Dahil ito po ay kailangan pong marinig din po ng ilan na para po talaga sa kanila itong mensahe na ito. Basta kung ano po yung sinasabi po ng intuition po ninyo na ito po ay mensahe para sa inyo, yun lang po yung kunin po ninyo, no? Yung parte po ng video na to. Paalala po na maaring hindi man mag-resonate sa'yo, pero ang mga mensahe na to ay maaring mag-resonate naman po sa ilan na Aquarius din po ang sign. So, meron ditong feminine at lady or goddess or goddesses. So, napakagandang mensahe po yan. Isa pa. Okay, so meron naman po ditong masculine. Napakaganda, no? Balance po, no? Feminine, masculine, Lord, God. Okay, so may mga goddesses po, no? Na or deities or goddesses, mga ate, mga dude, na nakaprotekta sa'yo, nakagabay sa'yo. Meron pong deities or goddesses po na nakagabay po sa inyo. Yan po. At meron din pong masculine naman po, no? Ancestor po ninyo na masculine, no? Lalaki, ganyan po. Or father figure. At lalo-lalo na po, no? Nandito po si God and Divine Universe. Ito po yung specific po na mensahe po na galing talaga kay God, so to speak, sa Divine Universe, kay Lord, yan po. So, kung sa energy naman po, balance kasi may feminine at masculine. At ito po yung gusto pong emphasize ng inyo pong mga ancestors, lalo-lalo na po ng Divine Universe, ni God, so to speak. Now, sino man po yung tao na gumagawa or nagpagawa po sa mga witches, warlocks, ganyan po, no? Na gumagawa po ng mga ganito pong banishing, curse, hex, black magic, ganyan po, na para mawala ka, maglaho, yan po, mawala. Yung magka-problema ka, magkasakit ka, ganyan po, no? So, death spell ang ginagawa po sa inyo, na kung sino man po ito. Pero hingi rin po tayo ng signs, hingi tayo ng clue kung sino po ito, no? Para magka-idea po kayo kahit paano. Sino yung gumagawa sa inyo ng hex, ng curse, ng black magic? Pero huwag kang mag-alala. Tanggalin mo yung takot mo kasi ang napakaraming nagpo-protekta sa iyo. Mga goddesses, mga ancestors po ninyo na babae, feminine at masculine din po. Meron po kayong napaka-powerful po na ancestor po ninyo na lalaki. Meron din pong galing pa po sa underworld. Yan po, nasa underworld na masculine, lalaki po, or father figure. At unang-una ay si God, no? Si Lord. Yan, God. Divine Universe. Nakaprotekta sa'yo. Kaya, ayan, no? Yes, confirmation, di ba? Confirmation, huwag kang matakot kasi extremely protected ka. Pinoprotektahan ka ni God ng Divine Universe. Kaya, walang epekto yung mga ganyan. Yan po, walang epekto po yan sa inyo. Yung mga evil spell, black magic, hex, curse, evil eye, evil, yung mga sumpa, ganyan po, no? Yung mga masasamang panalangin. At yes din dito sa opportunity na darating po sa inyo.
Kaya gusto kayo mawala ng tao na to or ng mga tao na to, ng mga haters po ninyo. Kasi banishment po yan eh. Kaya gusto kong mawala dahil nga sa maraming opportunities. Yan po. Napakaraming opportunities na dumarating sa iyo. Perfect timing. Wow, ganda. Napakaganda naman sa inyo ngayon pong September, no? Yes, yung mga opportunities na inihintay mo, darating na ngayon September dahil perfect timing yan. Yes, yan. At dahil kayo po ay pinoprotektahan at sinusuportahan ni God, ng masculine din po, no? Ng father figure o lalaki po na ancestor po ninyo, divine being, meron din po kayong ancestor na nasa underworld. Yan po, nasa underworld mga ate, mga dude, ay yung mga creatures na mga nasa dark, ganyan po, na lumalaban din po sa mga dark entities, mga evil entities, mga demonic entities. Yan po, in Jesus name. So, kontrahin nyo po yan, no? I-rebuke nyo po yung mga ganyan po na pag nakaramdam po kayo ng takot. I-rebuke nyo po yan. Cancel nyo po yan. Na yung matakot po kayo sa yung ganito po na meron pong tao na ginagawan ka ng death spell or ng ganito po, no? Banishment, banishing or hex. Huwag po kayo dyan. Huwag kayong magpatalo sa takot. So, humingi ka ng tulong sa mga ancestors mo. Yan po, sa mga goddesses, mga ancestors po ninyo, babae, lalaki, ganyan po, lalo na po kay God sa Divine Universe, nakaprotekta po sa inyo. Huwag po kayong matatakot. At sa kasalukuyan po, frustrated in relationship, yan po, meron pong yung energy po ninyo ay yung parang yung energy po ninyo ay not enough, yung kayo po ay maaring kakahiwalay pa lang po, yung inyo pong relationship ay magulo sa kasalukuyan dahil po sa kayo po ay pinagpalit at napakaramdam po ninyo ay yung parang tinatanong nyo sa sarili po ninyo, ano po bang kulang, bakit po naghanap pa ng iba, ay kayo naman po ay talagang mapagmahal. So, mari din po na ang pinagsimulan ay jealousy, yung pinagselosan ka or nagsiselos ka, ganyan po, vice versa, basta may connection sa jealousy. O mari din po na ito pong banishing, ito pong hex na ito na ginagawa po sa inyo ay dahil po sa jealousy, sa selos or sa inggit ng tao na to sa inyo, kung sino man po yan. Okay, so sa kabila ng lahat ng mga hindi magandang nangyayari dahil na rin po sa yung mga ganyan po na palipad hangin, mga evil eyes sa paligid po ninyo, ay mas lalo mong na-attract ang abundance, magandang partnership, may darating po na bagong agreement o kontrata or sold contract po ito, no? Yung kung tao po na talagang para sa inyo ay yun po ay magmamanifest na darating na po ngayong September. Okay, so new phase, napaganda, new beginning po ito, transformation, yan po, maaring magbago ang isip mo sa kung ano man po yan, decision mo po ay huwag mong pagsisihan dahil yung pagbabago ng decision or pagbabago ng isip mo ay makakatulong yan sa iyo dito sa opportunity para matanggap mo yan. At yung transformation, hindi madali, talagang parang magkakaroon ng tower moment dito, pero kasi nga phoenix ka, yung pong kayo ay dumaan talaga sa sobrang hirap o yung rock bottom, naranasan nyo po yan ito pong mga nakaraang buwan o nakaraang linggo, at kayo po ay babangon, yun po, no, new phase na po. So panahon na ngayon September para tanggapin mo naman itong mga opportunities. Golden opportunities yan, mga ate, mga dude. Yung mga solution sa problema sa relationship, lalo na kung kayo po ay frustrated na po sa relationship po ninyo, romantic partner, sa romantic relationship o relationship po ninyo sa inyong mga family members, sa pamilya. So, mga opportunities, napakaganda, no? Ay, pauulanan kayo ng golden opportunities ng Divine Universe ni God, ni Lord. Ayan po, oh. Wow,
So, ito pong mga mask. Ito naman pong mask. Yan, mga copycats, mga inggit sa'yo, ganyan po, no? Yung mga hindi totoo sa'yo, mga deceitful, ganyan, nakangiti, pero ang totoo, nakasimangot, ganyan po, no? Or ngiting aso, nagpapanggap na okay, o nagpapanggap na yung pong kasundo, magkasundo kayo, pero ang totoo ay nandito yung gaslighting, yan po, no? Mati yung mga dude, nandyan yung inggit, yung galit pala sa'yo, ganyan po. So, may mask dyan. So, maaari din pong sign ito na may makita ka pong mask, o yun po, maskara, ibig sabihin, ay talagang meron. Meron kang nakakasalamuha na nakamaskara, no? Hindi totoo. Copycats. Okay. Meron din po na tao na iiwanan ka sa ere, no? Iiwanan ka sa gitna ng problema. Tatakbo. Tatakbo yan. Mga mga dude. Hingi rin tayo ng clue kung sino yan. At meron darating din po na unconditional love. Yan, unconditional love. Ito yung sa soulmates. Diba? Confirmation yan. Soulmates. Soul contract o soul connection. Yan po. Unconditional love yan. Mahal ka ng tao na yan. Kahit pinapakitaan mo na siya ng totoong ugali mo, na pinapakita mo hindi ka naman perpekto, na minsan nagkakamali ka rin, minsan may mga nasasabi ka rin na hindi maganda, yan po. So, tanggap ka ng tao na ito. Okay. Lahat yan, lahat ng pag-uugali mo. Nandiyan yung attraction. At yes, yan. Confirmation na yes. Nandiyan yung totoong nagmamahal sa'yo. Okay. Sa ilan, perfect timing yung September na dumating na talaga to sa buhay mo. Itong unconditional love. Yan, romantic partner. Ito naman pong may kinalaman sa agreement o soul contract. Kung sa pera po, yes, paganda, malaking opportunity ito na may pirmahan na po ng agreement o ng kontrata, bagong proyekto, ganyan po, mga dude, may pirmahan na dyan. Or kung may bibilihin ka na bahay, or ano man po ito, na mga big purchases, no, mga malalaking amount talagang pagbabayad, yan po yung mga payments. At tulad po ng sasakyan, ganyan po, ng bahay, ng properties, ng negosyo, ganyan po, ng shop, o store, ganyan po, mga dude. Ano man po yung malakihang bayad talaga, na may pipirmahan talaga mga kontrata, ganyan po, ay magandang opportunity. Ngayon po yung September. Perfect timing yan. Yes, yan. Confirmation. Kung sa pag-ibig naman po, meron din pong proposal na dito, no? Proposal yan. So, nasa iyo kung tatanggapin mo na agad or maghihintay-hintay ka pa. Kumbaga parang sisiguraduhin mo muna sa sarili mo. Kung talagang siya na ba. So, hindi ka naman minamadali dito, mga dude. Pero sa ilan ay hindi mo na palalagpasin yung ganito pong wedding proposal. Signs. Mga signs muna tayo, no, na dapat iwasan kasi nagbibigay sa'yo ng negative energy, negative vibe, o yung sobrang naiinggit pala sa'yo ang tao na to, at pinapanalangin na mawala ka, or so gumagawa po ng death spell, so evil eye, ganyan po, no. Ingi tayo ng signs, tatlo. May Virgo. Yan po, Virgo, Gemini, Scorpio. Yan po. Virgo, Gemini, Scorpio. Initials, merong letter P, L, M, letter T as in tango, letter S, letter N, may R, okay, merong E. Scorpio, Gemini at Virgo. Yan po yung mga dapat iwasan kasi talagang kumbaga sa
kung kayo po ay naniniwala sa yung mabigat talaga yung energy, hindi komportable, ganyan po yung yan o, may snake, diba? May lumabas talagang snake. Nabanggit yan kanina dito, no? May snake. Snake, deceitful yung energy. Traitor, ganyan po. So, copycats, ganyan. Copycats. Mga gumagaya. Yung gusto pong manipulate ka, ayan, manipulahin ka, o yung manipulahin yung sitwasyon mo, at ikaw yung laging nasa pinaka-bottom, na ikaw yung laging nasa ibaba, at gusto niya siya yung nasa itaas. Siya yung boss, siya yung masusunod, ganyan po, na vibe. So, hindi maganda yung ganyan, ang toxic. So, meron dito na ito naman yung mga kakampi po ninyo, magaan sa energy, magaan sa pera, sa negosyo, ganyan po. At makakatulong sa iyo na mabigyan ka ng solusyon. Perfect timing din na ngayong September na makilala mo na yung mga ganitong klaseng tao, yung mabubuti naman, mga like-minded people, mga matulungin, yan po, mabubuti. Mabubuti ang kalooban ng puso, pure, malinis, Sagittarius, yan po, may Libra, Sagittarius. Kapwa po ninyo Aquarius, at isa pa, pahabol, isa pa, dapat tatlo lang, pero pinahabol dito ang Pisces, yan po, may Pisces din po. So meron kayong Libra, Sagittarius, Aquarius, at Pisces. Initials po ay merong L, letter R, D, letter A, may letter I, yan po, sa pangalan, nickname, ganyan po, no? O sa apelyido, o surname, may letter S, at letter C, yan po, mga dude. So, yan po, sana may nakuha po kayo dito, mag-resonate po sa inyo itong mga opportunities. Hindi lang basta opportunities, golden opportunities, at mag-manifest din po sa inyo yung unconditional love. Yan po, dahil ang ilan po sa inyo matagal na naghihintay talaga na dumating na po yung totoong pag-ibig, yung unconditional love. Matindi ang attraction dito, mga dude. Yan pong September, as in talagang sobrang mai-in love ka. Okay? Extreme yung attraction, yung magnetic attraction, extreme. Yung sobrang pag nakilala mo ang tao na to, wala na, hindi ka na mag-hesitate, hindi ka na magdadalawang isip. Talagang masasabi mo sa sarili mo na, ah, siya na talagang hinihintay. Okay. So, kung sa beauty, sa physical appearance, OMG. Goddess, as in, kung kayo po ay male at ang hinahanap o ang hinihintay po ninyo unconditional love o yung romantic, maging romantic partner, goddess ang beauty, goddess, mga ate, mga dude. Kung kayo naman po ay feminine naman at masculine naman po yung hinihintay po ninyo, para sa lahat po ito ng gender, no, LGBTQIA+, straight po na male, straight na female, basta kung ang hinahanap po ninyo ay masculine, ay darating po yan. So ang physical appearance naman po ng masculine ay talagang sobrang attractive, parang ano po, yung mga ideal, yan po, yung mga nagugustuhan po ninyo sa mga napapanood po ninyo ng mga movie, series, ganyan po, mga te, mga dude. So kung sa feminine naman po na hinihintay po ninyo, feminine ay goddess naman po ang appearance, no, yung itsura po. Wow. Yan po, yung clue na pahabol. Maraming salamat po, mga ate, mga dude. Ingat po kayo palagi. Thank you, thank you, thank you po.